Magandang hapon po! Welcome sa Faith Factor, sharing of ideas and conversations ignited by the Faith Factor. Makakasama po natin ngayong hapon ay ang Chief Exorcist of the Diocese of Antipolo. Para po sa inyong mga katanungan o reaksyon, maaari po ninyo itong ipadala sa comment section. Narito po ang ating speaker sa topic series na Spiritual Warfare, A Lifetime Battle Against the Evil One. How can we triumph over the enemy, our shields and swords? Please welcome Father Jeffrey Quintela. Magandang hapon po sa inyo lahat. At Miyerkules na naman. Ito na po ang ikalima at huling kabanata na ating pag-uusap tungkol sa spiritual warfare. At ngayon pa lamang po ay gusto ko ng pasalamatan ang bumubuo ng TV Maria sa pag-invite po sa akin dito sa studio at dito po sa kanilang programa sa buong buwan ng Hunyo. Sana po kahit papaano ay meron kayong mga natutunan at kinasasabikan nyo na lagi ngayon na lumaban. Kung dati takot kayo, mahalaga ngayon ay lalaban tayo. Doon mga nakaraang Miyerkules, pinag-usapan natin yung kalaban, paano siya umaatake, paano siya nakapapasok, at papaanong tayong pwedeng makalaban sa kanya sa pamamagitan ng iba't ibang mga sandata ng Simbahang Katolika. Kung natatandaan po ninyo, may mga sinabi po akong mga sacramentals na pwede natin gamitin bilang ating swords, no? I hope you still remember the acronym SWORDS. At kung mapapansin din po ninyo, wala po doon yung mga buntot pagi, no? Bawang. Kasi po sa pelikula lang yun. Eh hindi naman po pelikula ito. Ito po'y tunay na pakikipaglaban, no? Sa ating mga kalaban na demonyo at masasamang spirito. Para sa akin po, ang huling pag-uusapan natin ay ang pinakamahalaga. Kasi kilala mo nga ang kalaban. Alam mo kung paano siya umaatake. Alam mo kung paano siya nakapapasok. Pero hindi naman natin kayang manalo. Eh, hindi rin ho naging maganda ang ating pag-uusap. Kaya sana po ay makinig kayo mabuti dito po sa huling kabanata natin sapagkat dito ko po naman sasabihin at sisiwalat ang ating mga pananggalang. Last time, I spoke about our swords. Now, we will have our shields, which I believe are equally important. No? Kaya hindi lamang po espada, mahalaga po ay meron tayong mga pananggalang o shield. Bigyan ko na po kayo ng babala, no? Baka ho antukin kayo. Bakit? Kasi ayaw ng demonyo na malaman natin ito. Ayaw ng demonyo na malaman nyo ito. Sapagkat kapag ito nagawa ninyo, sinisiguro ko sa inyo, kapag ito ay na, kumbaga, natutunan nyo, at naisa puso nyo, naisa buhay ninyo, hindi nyo na ho kakailangan ng exorcist. You will keep the exorcist away. Diba sabi nga, an apple a day keeps the doctor away, but if the doctor is cute, forget the fruit. Hindi, huwag yun ang mga na yun. But if you will do these things na sasabihin ko sa inyo, you can keep an exorcist away. Ano ang title ngayon? How can we triumph over the enemy? Pero bago yan, as always, let us pray a prayer of protection. Let us invoke Saint Michael for our defenses. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the Heavenly Host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who roam throughout the world, seeking the ruin of souls. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Saint Joseph, terror of demons, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. At mamaya po, dahil ito po ang huling episode or part natin, we will be praying the cleansing prayer, no? Para po sa ating lahat.
Okay. So, let us continue. How can we triumph? Paano mananalo? Paano magwawagi? At ito po ang aking dalangin na manalo tayong lahat. Walang magpapatalo. Sapagkat pag tayo natalo, iba ang mapupuntahan natin. Kaya simulan natin ang ating pag-aaral na ito. Gusto ko pong tandaan ninyo yung 7 R's of spiritual healing and liberation. 7 R's. Hindi ko ibig sabihin ito ay 7 oras kayong magdarasal. O 7 oras po itong sasabihin ko, no? 7 letter R's. And this is a spiritual canopy for all of us. Kaya po, screenshot ninyo, kayong bahala, no? Isulat ninyo, nang sa gayon, matandaan ninyo. At naniniwala ko, lahat ng katanungan ninyo, pwedeng sagutin ito. Father, paano ba yung ganito? Father, paano ba yung ganyan? Father, gagawin ko ba ito? Ganyan, okay? So, katulad ng dati, meron tayong acronym sa ating mga espada, swords, no? So, doon ko sinabi yung, okay, salt, water, etc. Ngayon naman, our shields. And first R is this. S, to sever unholy ties by the renouncement of the occult. That's the first letter R. Renounce mo na. Alam niyo po bilang pare, marami na po akong mga kumpisal na narinig. Pero palagay ko po, sasang-ayon din yung ibang mga kapatid kong pare, na may mga pagkakataon, pag nangumpisal ang tao, hindi ikinukumpisal. Yung mga sila'y nagpatawas, sila'y gumagawa ng mga panghuhula, sila ay nag-Ouija board, hindi na ikukumpisal na sila ay nagpa-albularyo. Hindi nila kinukumpisal na sila ay pumunta sa mga occult people. Marahil kasi hindi nila alam na ito'y napakalaking kamalian. Kaya ngayon pa lang, mga kapatid, do a checklist of the occult things that you have done. Diba, meron tayong pinag-usapan noon, no? Occult people, occult things, occult places, occult beliefs, occult practices. Suriin ninyo yung sarili. And you have to renounce all of this. Tatanungin ko, gusto mo bang gumaling? Siyempre sabi, oo. Pero alam niyo po, if you want to get healed, then the first thing to do is to get rid of the things that made you sick. That's basic. Diba? Kung gusto mong gumaling, iwasan mo yung mga bagay na naging dahilan ng pagkakasakit mo. You have to renounce them. How to renounce? Well, pagkatapos mo magawa yung checklist na ito, no, you can go to one of the oratories or Blessed Sacrament chapels, adoration chapels nearby, sa harap ng Diyos, or before the exposed Blessed Sacrament, i-renounce ninyo lahat ito. Say sorry to God. No? The best form of renouncement is the promise not to do these things again. Ito ho ang unang step. Pero hindi ho magiging madali ito. Baka inaanto ka na ngayon eh. Pinapatulog ka na ng kalaban para hindi ka na makapagpatuloy dito. Hindi ho magiging madali. Ngayon sa karanasan ko po, kapag binapagawa ko po ito sa isang pasyente, sinulat na niya, tatanungin ko, kailan ang schedule mo ng renouncement? Father, bukas po, pupunta ako sa Adoration Chapel. Okay. Tapos biglang tatawag sa akin on the day itself, Padre, nahilo po ako, hindi ako natuloy. Ah, kailangan mo lumaban. Labanan mo. Talaga may mga ganyan. Mahihilo ka. Baka uulan pa. O kaya may ipapagawa sa'yo. Ito yung mga bagay-bagay kung paano kang hahadlangan ng kalaban. So remember that. Shields. S, to sever unholy ties. Putulin mo na yung mga kaugnayan natin sa mga hindi makadiyos na bagay, tao, lugar, mga paniniwala. And how? By renouncement of the occult. That's the first letter R. I-renounce mo na. Iwaksi mo na. Tama na yan. Okay? The second, letter H. So, honor the church by the renewal of her Catholic faith. Yan. After renouncing, here's the second letter R. Renew your faith. Renew your Catholic faith.
Kasi meron pa tayong faith sa iba eh. Pero ito, I stress here, the Catholic faith. That's how we honor the church, by renewing her Catholic faith. Kung dati, panay kayo padugo, groundbreaking rites. Kung dati, itong ginagawa mo, mga hindi makakatolikong pamamaraan, kung dati may mga kung ano-ano kong mga figurin na nasa iyong tahanan, shield yourself. How? By going back to what the church believes. By how the Catholic Church teaches us to protect ourselves. Yung mga bagay-bagay na makadiyos. Kaya check your homes. Check your life. Check what you believe in. Tapos, spread mo ito sa mga kaibigan mo. Alam nyo, meron akong kakilala, no? Interior designer siya. At syempre, nasabi niya rin sa akin na, ay, nako Father, ang lakas ko mang-inganyo sa mga, uy, papungsoy mo muna yan. Uy, paganto mo muna yan. Uy, dapat ganito yan. And thanks be to God, after niya makarinig ng ganitong mga uri ng mga talks, nung nalaman niya na, ay, hindi pala makakatoliko yun, I commend her for calling up those people, yung mga clients niya. Ano, mission abort, mission abort. Okay? Huwag mo na ituloy yun. Huwag mo nang gawin yung sinasabi ko nun. Sa Diyos lang tayo. No? Meron namang pwedeng pagbabago eh. Alam naman natin to dati eh. Pero dahil marami na rin tayo mga naririnig na ituturo sa atin na hindi natin alam, hindi pala maka-Diyos, renew your faith now. Tonight, if you have done things that are not godly, recite the Apostles' Creed. If you want a longer one, the Nicene Creed, renew your faith. Renew your Catholic faith. Kung magro-rosary ka, with love in your heart, you recite the Apostles' Creed. I believe in God. No? At sa Diyos lamang. That's one of the ways to honor the church. Go back to her ways. So, number two na agad yun, ano? So, first is the renouncement. Okay? After that, renew your faith. Magbasa ka ng Catechism of the Catholic Church at dun mo makikita kung ano mga gusto ng simbahan, kung ano mga pinapagawa niya. Read the scriptures. That's also how to renew your faith, your Catholic faith. Makipag-usap sa pare, Father, tama ba ito? Father, ano ba dapat kong pigilan at iwasan? No? Ito ang isa sa mga pamamaraan. Bumalik tayo sa tama at mga bagay na maka-Diyos lamang. Nahanto ka na, no? Pinapatulog ka talaga para hindi mo malaman. Pangalawang pananggalang pa lang yan. Okay? Let us go to the next. Ito. Matindi-tindi to. Letter I of our shields. To incorporate oneself to Christ. And the third R, through the reception of the sacraments. May I remind you again and again and again, exorcism is a sacramental. The sacraments are more powerful than exorcism. Remember that. That's why one good confession is worth 1,000 exorcisms. One good confession. Because that's a sacrament. Kaya po yung pagsisimba din, nako, napakalakas na pananggalan yan. Ano, sabi ni Father Amorth, kapag meron daw curse na itinapon sa'yo, alam natin yan, ano? The devil can be sent to us through a curse. Sabi niya, once a curse is thrown to a person and that person is protected by the Eucharist and confession, that curse will boomerang to that person who threw it. Babalik. And you want protection? Go to Mass. Go to confession. Receive Holy Communion. Visit the Blessed Sacrament. Iyan ang ating pananggalang. At kahit anong curse, hindi ka tatamaan. Kung ikaw ay nagsisimba. Ngayon, pandemic, okay. Online. Sige. Kung ito ang kaya sa ngayon, sige lang. Pero, pag bumalik na sa normal, kung babalik sa normal at ito ang pinagdarasal natin,
Kung halimbawang yung online ay limited na lang, sikapin na makabalik sa simbahan. Take it from St. John Bosco. He said, "There are two things the devil is deadly afraid of: fervent communions and frequent visits to the Blessed Sacrament." Lalim, no? Kaya gusto mo ng isang pananggalang na matindi-tindi? The sacraments. Ngayon, minsan meron pong lumapit sa akin na isang pare, batang pare pa siya, naka-assign siya sa Antipolo Cathedral noon, at sabi niya, "Father, may lumapit sa akin, afflicted yata, at parang inaalihan ng masamang spirito. Hindi naman ako exorcist. So, ang ginawa ko lang," sabi niya, nung tinanong ko, "Sige, anong ginawa mo?" "Eh, basta, in-anoint ko na lang siya, anointing of the sick. Yun lang nagawa ko." Sabi ko sa kanya, "Father, huwag mong lalangin yung anointing of the sick. Mas malakas ang ginawa mo kesa sa exorcism. Because anointing of the sick is a sacrament." So I continued to ask him, so ano nangyari? "Father, after some days, bumalik. Nagpapasalamat sapagkat gumaling." See? Kaya inuulit ko sa mga kapatid kong pare, kami pong mga exorcist ay naniniklod sa inyo. Alam ko po, may tendency na kapag lumapit sa inyo, "Hindi ko forte yan. Punta ka dun kay Father, exorcist yun." "Father, you have many things that you can do. The bishop anointed your hands. Kaya ka naging pare." No? Of course, the matter and the form, the laying on and the consecratory prayer. Pero yung langis, paglalangis ng kamay mo, yung pray over mo sa tao, yung anointing of the sick mo, pakumpisalin mo, you have done more than just an exorcism, my dear father, no? My dear brother priest. Kaya lahat naman po tayo, no, bilang pare, ay may kakayahan, no, sa awa at tulong ng Diyos na makatulong sa isang afflicted. The anointing of, because this is also a ministry for the sick, exorcism. Kaya I commend my brother priest, no? Sa Antipolo, nakausap ko noon, sabi niya, "Anointing of the sick, ginawa ko, Father. That is so important." So I repeat, my dear friends, to incorporate oneself through the reception of the sacraments. Kaya kayo po na mga laiko, huwag niyo pong kakalimutan na magsimba tuwing Linggo, no? Mangumunyon, at kung kaya, mangumpisal. Okay. Next, letter E. Okay? Letter E po tayo. To encounter God and His Holy Ones through what? Recitation of prayers. Alam niyo po, magandang analogy rito ay ganito. Kung ang katawan natin ay may mga maintenance, ganoon din po ang kaluluwa. No? Alam niyo po, gagaling lang naman ang isang tao kung pagkatapos niya magpa-doktor, niresitahan siya, binili niya yung gamot, ininom niya. Kumbaga, yung pinayo ng doktor, gagawin niya. Yung ipinapaiwas ng doktor, iniwasan niya. Ganon din po sa amin. Lalapit kayo sa amin, sasabihin namin ganito ang gawin ninyo, sasabihin namin iwasan niyo ito. Meron kami sasabihin na bibigay ng mga panalangin sa inyo. Pero pag hindi rin po ito ginawa, hindi dinasal, parang wala rin pong mangyayari. That's why I already mentioned to you, a big percentage, okay, will depend on the person afflicted and the family or the people around the person. Okay? Recitation of prayers. Ano mga dasal? Well, sa spiritual warfare, may mga panalangin para dyan. Like the protection prayer. Okay? Kaya inuulit-ulit ko po, no, yung libro po ni Father Joseph Sikia at yung ginawa rin po ni Father Winston Kabading, no? Sa UST, alam ko ito ay available. Doon po marami po mga tulong, panalangin doon for our protection. Protection prayer sa umaga. Within the day, you pray a prayer to Saint Michael or to any saint for protection from the evil one. Marian prayers are very powerful prayers for spiritual warfare.
No? So yan po ang inyong mga simbastatin. Yan ang inyong metformin ng kaluluwa. Yan ang inyong mga losartan. No? At ang inyong metorpolol. Ito ay nakakabulol. Metorpolol. Alam ko lang po yung mga gamot na yun, pero hindi po ako nagtetake nun. No? Bakit, Father? Wala ka sakit? Hindi kasi ako nagpapacheck up. Okay? Kaya wala ako sakit. Okay? Kaya kung meron hong maintenance ang inyong katawan, ang maintenance ng kaluluwa ay yung araw-araw na pananalangin. Pagdarasal. Tandaan nyo po mga kapatid, no? The simpler the prayer, the better. And the heart of prayer is the prayer of the heart. That's why in our daily lives, we don't really need to, sabi nga sa gospel, no? Who are bubbling words. Because your Heavenly Father knows what is in your heart or what you desire even before you tell Him. Kaya ho, kung simple ang inyong dasal, wala problema sa Diyos yun. Mahalaga meron tayong communication sa Diyos sa araw-araw. No? Sabi nga, make prayer the key of the day and the lock of the night. No? Kaya ito, tandaan nyo po mga kapatid. Sa spiritual warfare, for someone who does not pray, marami hong pagkakataon ng Diablo para tayo ay gambalain at pasukin. Ika nga, more prayer, you have more power. Less prayer, you have less power. But you have no prayer, then you have no power. What remains may be kilikili power. Pero hindi po kasama talaga yun. Okay? Kaya magdasal. Yung pagmulat ng mata sa umaga, bah, biro mo sa tuwing umaga, dalawang regalo agad na napakaganda ang binubuksan mo, dalawang mata mo. Yan ang pinakamagandang regalo sa tuwing umaga. Then you thank God because you're still alive. Ask God to protect you. No? It's the year of St. Joseph. Ask for the protection of St. Joseph. The rosary. No? Kaya yung pagdarasal at pag-aayuno rin. Napakahalaga po nun. It's biblical, di ba? Nung tinanong mga alagad, bakit hindi namin sila hindi namin napalayas yung demonyo? Ah, yung ganyang uri ng demonyo, panalangin at pag-aayuno ang kailangan. That's why St. Theophan, the recluse, would tell us, where there is no prayer and fasting, there are the demons. Ganda, no? Kung saan walang panalangin at pag-aayuno o pagsasakripisyo, naroon ang mga demonyo. Kaya sa tahanang walang taong nagdarasal, maraming namumugad dyan. Kaya check your homes. Sana na may mga altar kayo sa bahay, no? Sana may mga imahin kayo ng mga banal. Magdasal kayo. Pray daily. Huwag kakalimutan. Ito ang ating lakas. Ito ang ating pananggalang. And I would just like to repeat what Father Amort tells us. Anyone who goes to Mary and prays the rosary cannot be touched by Satan. Okay? So napakaganda, no, ng sinasabi ni Father Amort. Kasi napaka-deboto nito kay Maria. At alam natin, napag-aralan natin, si Maria ay napakalakas laban sa kalabang Diablo. Next, letter L and our fifth shield. Okay? Fifth R. Okay, pareho kasing L eh. Kaya love and live for others by reparation of faults. Alam niyo po, napakahalaga din po na sa spiritual warfare ay meron tayo mga kawanggawa rin sa kapwa. Yeah, totoo yun. No? Kala ko, hindi po shield yun eh. Pero ayaw na ayaw pala ng Diablong nilalapitan ng isang taong mapagkawanggawa. Sabagat meron siyang mga ginagawa para sa kapwa, particularly the corporal and spiritual works of mercy. Research niyo po yun, ha? Tigpito yun eh. The corporal works of mercy and the spiritual works of mercy. Tingnan niyo po yun. I-google niyo kung kailangan niyo. Tingnan niyo sa katesismo. Dalawang pito yan. At ito mga pamamaraan kung paano tayong magkakaroon ng pananggalang laban sa Diablo dahil meron tayong
malasakit sa ating kapwa. Ngayon, marami po akong mga kaibigan na nagkaroon ng affliction, lumapit sa akin for spiritual warfare problems. And you know, nakita nila yung kahalagahan at yung pagbabago sa kanilang buhay dahil itugit nung nagsimula sila magkawang gawa sa kapwa. Ngayon, di naman kailangan napakalaki ng ating ibibigay. Kaya nga ho yung pondo ng Pinoy, di ba? Malaki bang hinihingi ron? Katiting nga lang eh. Pero kahit maliit, sabi nga, kung malimit, ay abot sa langit. Sabi nung awit. Kaya ito ang bagay din na sa atin ay nagpoprotekta laban sa Diablo. Because if we are busy with our apostolate, if we are busy with our works of mercy, if we are busy with our own community pantries, nawawalan ng puwang yung Diablo para tayo ay tuksohin. Kasi marami tayong ginagawang kawang gawa. Ngayon, minsan may nagtanong po sa akin. Napakaganda naman ang tanong niya. Father, sabi niya, I feel wala na pong kulang sa aking buhay. Lalo tigit nung naging maganda ang trabaho ko, naging maayos naman yung pamumuhay ng mga anak ko. No? Kala ko nun, okay na ang lahat. Pero bakit para may kulang pa rin? Kala ko nun, kapag pumapasok yung mga biyaya, I always thank the Lord naman, nagsisimba kami. Kala ko nun, sapat na ang lahat ng yon. Pero bakit para may kulang pa? And then I ask her, because she's a mother of two, of course, she's also a wife for her husband, no? Tinanong ko, meron ba kayo mga charities? Paano yun, Father? Yung meron ka lang ibibigay sa kahit anong kawang gawa dyan or sa mga, sabihin nating, yung mga lugar ko sa, yung mga Hospicio de San Jose, mga ganyan, or sa cribs, or sa kanlungan ni Maria, kung mga matatanda. Ay, Father, may ganun pala. Yeah. And alam nyo, if you begin to give to these people, oh, you will experience the happiness that you haven't experienced before. And then you will start to realize everything now becomes complete. Reparation of faults. Napakaganda po nung salita, no? Reparare. To make ready another thing again. Na ihanda mo uli. Yung dating nasira, make some reparations by loving and living for other people. And you will see the changes in life. Okay? Next. Number 6. The 6th R. And of course, our pang-ilang ano na ba natin to? The letter D. No? Ito, napakahalaga nito, kapatid. Are you ready for this? Alam nyo, maraming, yung mga nauna, maraming kayang-kayang gawin yun eh. Pero itong pang-anim, dito maraming nahihirapan. Huwag ko na kayo sabihin para wala nang mahirapan. Gusto nyo, jump na tayo sa number 7. Okay. Pero hindi eh. Napakahalaga, importante, at napaka-vital po. Sapagkat kapag ito ay nagagawa natin, dumudulas ang kapit ng Diablo sa ating buhay at hindi siya nakababalik kapag ito'y ating nakasanayan. I hope you are ready for this, my dear friends. Letter D, the 6th R, destroy barriers by reconciliation with brethren. Ko kabigat, Father, makipagbati ka na sa kaaway mo. Sapagkat kahit na nagagawa rin natin yung mga una na sabi natin, kung meron pa rin tayong hinanakit sa ating kapwa, meron pa rin pwedeng hawakan ang Diablo sa ating puso, kaluluwa, at sa ating buhay. Alam niyo po, lagi ko ang binabanggit, may ilan po sa atin na para baga nagpakadalubhasa na maging galit, nag-doctorate, misa, license sheet lang yung iba eh, sa pagiging galit. No?
Kumbaga, hindi nabubuo ang araw na hindi nagagalit. Nakahiga na sa gabi, babangon pa sapagkat naalala niya hindi pa siya nagagalit sa araw na yon. Kaya maghahanap ng mali ng asawa, mali ng anak, mali ng kasambahay. At kapag nagalit na, naaway na niya eh, pwede lang matulog. Ngingiti na siya. Well, maaari natin sabihin, eh kasi naman sila eh. Yung nga rin narinig ko sa kumpisal eh. No? Father, nagalit po ako. Eh, bakit po? Eh kasi ho, yung asawa ko eh. Sa iba pa sinisi, no? Kasi ho, yung anak ko eh. O, teka lang ho. Yung kasalanan niyo ho, ano? Hindi nga ho, kasi nga, nagalit ako kasi yung asawa. Hindi ho, yung kasalanan niyo ho. Eh, wala po. Ay, lumayas ka rito. Sila pala lahat may kasalanan. No? Hindi ko naman sinasabi yon na lumayas sila. Pero gusto ko lang iparamdam sa tao na yung galit mo sa kapwa mo, kung hindi mo ito maiwaksi, then Satan, who is often considered to be the demon of that evil thought of anger, meron siyang malaking puwang sa iyo at sa puso mo. May I just say to you, dahil po last part na rin naman ito, my record for longest exorcism session until now is 11 hours. No? Simula po na umaga, matindi po yung tapos mga hapon na. 11 hours. You know why? Anger. Galit. Hindi ko kaya. Hindi kaya ipatawad. No? Kaya sabi ko, kung hindi yan mangyayari, hindi yan naalisan sapagkat meron pang kinakapitan. Pero ho talaga sana minsan na mahirap talaga maghumingi ng tawad eh, no? Minsan nga, meron pa tayo mga salita na, ba't ako hingi ng tawad? Siya ang may kasalanan. Wow. Ako nga naman, di ba? Pero alam niyo po, sa kaharian ng Diyos, the kingdom of God, kadalasan din po kung sino nauna, yun ang talagang pinagpapala. Naunang humingi ng tawad, naunang magpatawad kahit hindi pa humihingi. You know why? Bakit mahalaga to? Look at this. Forgive them even if they are not sorry. Holding on to anger only hurts you, not them. Ito po yan. Alam ko, nararanasan natin yan. Forgive them if they are not, even if they are not sorry. Because you will be doing something first for yourself, not really for the person. Because if you hold on to anger, it will only hurt you, not them. Kaya minsan, may mga pagkakataon din na yung tao hindi naman galit sa'yo. Kasi ikaw, galit na galit ka sa kanya. O sino hindi makatulog? Ikaw, o lugi ka. Di ba? Pero kapag halimbawa tayo ay nakakapagpatawad din sa ating kapwa, here is the reality from Max Alvarado. Well, Lucado pala. Sabi niya rito, forgiveness is unlocking the door to set someone free and realizing you were the prisoner. Ikaw pala yung nakakulong eh. Nakakulong ka sa iyong galit at hinanakit. Nakakulong ka sa iyong inggit. Kaya ikaw ay galit na galit sa tao. Yung buhay nila okay lang, pero dahil sa iyong galit, ang iyong mundo rin ay lumiliit. Madali lang po magpatawad kung halimbawang sabi nga ay nauna siya. No? Ay nauna na pala siya, okay na. Pero nandun po yung hamon eh, na yung pagpapatawad ay hindi isang bagay na makatao. Maka-Diyos naman talaga yun eh. Sa Diyos talaga yun eh. No? It's a divine gesture. Forgiveness. No? And by the way, let me also remind you, forgiveness is not an option, but rather a gospel mandate. Baka ho iniisip kasi natin, eh tinako ko, mapapatawad kita. Ano pa ba ibang option? Yung hindi kita patawarin. Well, wait. Forgiveness is not an option. It's a command by God. Utos yun eh. Sinasabi ko ba daw kasi nadadalian ako magpatawad?
Hindi po, nahihirapan lang din ako. Nahihirapan din ako. Pero kahit nahihirapan ako, totoo po ang sinasabi ko, na gusto tayo magpatawad ng Diyos at utos niya ito. Remember the conversation between Peter and Jesus? When Peter asked Jesus, "How many times will I forgive my brother?" 7 times? I do not tell you 7 times, but 70 times 7 times. Do the math. 70 times 7 is 490. Biro nyo mga kapatid, more than just a year, no? 365 lang isang taon eh. 490 ito. May mga araw na pwede kang dumoble pala ng pagpapatawad. And in the scriptures, kapag sinabi yung mga number, inuulit-ulit, it doesn't mean 490 talaga. It only means infinitely. Walang hanggan. Hirap maging Kristiyano, no? Eh, yun ang spiritual warfare, eh. So, you want another effective shield? Iwaksin mo yung galit. Destroy the barrier. Huh? Baka ito makatulong sa inyo yung sinabi ni Mahatma Gandhi. Sabi niya, "The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong." So if you find it easy to forgive, then you are a strong person. If not, then we remain weak. After all, my dear friends, kaya ho takot na takot ang Diablo sa mga nagbabati, sa mga nagsasama uli, sa mga winawasak yung mga hadlang para sila yung magkasama. Kaya takot ang Diablo daw. Why? Because it entails, all this entail humility. And as I have told you, my dear friends, if the favorite sin of the devil is pride, then the devil must hate humble people. Grabe. Sabi nga ni Padre Pio, di ba? Humility, humility, and always humility. Satan fears and trembles before humble souls. Kumbaga, pag dumadaan ng isang tao mapagkumbaba, yung mga diablo gumigilid talaga. Ayoko dyan. Kaya ho kami mga exorcist, mga kapatid, no? Pagdasal nyo rin po kami. Sana po, manatili kami, lalo tigit pag may session, that we remain humble so that the session will be done with ease. Na tingnan namin ang lahat ay sa Diyos lamang, na Diyos lamang ang makapangyarihan. Sa totoo lang, hindi naman po talaga kami. Diyos lang talaga. And here is something strong from St. John Climacus. Humility is the only virtue no demon can imitate. Hindi pala niya kayang gayahin yun, no? Yan ang isang bagay na hindi kayang gayahin ng demonyo. Kaya niya siguro, kunyari, nagmamahal siya. Kaya niya siguro, kunyari, siya'y nagbibigay. Ganun naman ang demonyo eh. Well, lapit ka lang sa akin, I love you. Lapit ka lang sa akin, I'll be generous to you. But the devil cannot be humble. The only virtue he cannot imitate. So that's letter D. And finally, before we go to the conclusion, mga kapatid, the last S, our last of the shields, and the last of the 7 R's, sustain grace by relieving the gospel values. Oh. So ito na yung ating pang-7 pananggalang. Yung mga taong namumuhay sa liwanag ng Ebanghelyo, hindi yan kakapitan ng Diablo. So this is the way to sustain our shield. To live in the state of grace. Kasi paborito ng Diablo ang pusong wala sa state of grace. Marami siyang pwedeng kapitan doon. But if we are in the state of grace because of confession, because of our habitual communion, then if we relieve the gospel values after our afflictions, then we become fully guarded. Matindi po ang ating pananggalang kung tayo namumuhay ayon sa Ebanghelyo. So, my dear friends, since this is the last part, okay, I'm nearing my end now. The mission of every spiritual warfare ministry, there's only one mission. And I believe my brother
exorcists will agree with me on this. Isa lang po ang gusto namin. To lead the victim back to God. Ano pang iba? Wala na. Kundi ang maibalik yung tao sa Diyos sa daan ng kabanalan. It will be a big failure if we will not be able to help the people or the person to go back to God. No? So, as a conclusion, a demon can never possess someone in the sense of owning a person. No. Hindi po yun. Remember that all human beings belong to God and are His personal possession. Sa Diyos lang po tayo lahat. So, bakit may mga diablo? Bakit may mga demonyo? Well, as I have told you, and I will just repeat, God allows evil because He's powerful enough to bring out of even the greatest evil a much greater good. Hinahayaan ng Diyos yan. Okay. Kasi alam niya, sa kanyang kapangyarihan, may mas matinding mga kabutihan mangyayari. One perfect example, the triumph of the empty tomb transformed the horror of the cross. Diba? Satan was thwarted dahil sa kanyang pagkabuhay. No? Yung cross na kinatatakutan, nag-iba ang ibig sabihin nun. When Jesus rose from the dead, He displayed God's power to bring out of the greatest of evils an even greater good. And what is that? The world's redemption. So my dear friends, our days in this life provide a season for God to test, purify, strengthen, and perfect us, making us fit to live with Him forever in heaven. Lahat naman po ito ay pagsubok lang. Challenges. Okay? To that end, the demons, okay? Ito yung tanong sa mga katanungan. Ito yung sagot sa mga katanungan, rather. To that end, the demons serve as useful tools for Him as they constantly test us by tempting us so that we become purer and stronger and closer to perfection every time we resist the temptation. Kaya po, tulong din pala yan para tayo ay mas lumakas, mas maging dalisay, at mas mapalapit doon sa Diyos na perpekto sa tuwing tayo ay mananalo at magwawagi laban sa demonyo, sa masamang spirito, at sa lahat ng tukso. Kaya lagi niyong kantahin, O tukso, layuan mo ako. Ayan. Kaya sana po, manalo tayo lahat. Lahat po tayo magkita-kita sa langit. Hindi man dito, pero doon sa harap ng Ama. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. And God bless all of you. Maraming salamat, Father Jeff. Yes. Syempre, ako po yun. Opo, meron po kayong mga natanggap na mga katanungan at habang binabasa pa po ninyo, babatiin po natin ang mga nanonood watching from San Valley, Paranaque, Laguna, Pasig Green Park, Talacogon, Agusan del Sur, Cainta Green Park OLFP, Goldenville 1, Dasmariñas, Cavite, SILP ng Marikina, Hong Kong, Mandaluyong City, Casa Ibiernas, Cubao, Santa Rosa, Laguna, Antipolo, De La Costa 3, Caloocan City, Binian, Laguna, Cainta, Montalban, Butuan City, Diocese of Lingayen, Dagupan, Cebu, watching from Singapore, Iligan City, South of France, Cogio, Antipolo, Malanday, Marikina City, Carmelite Missionaries, Iloilo, Olongapo City, Malabon City, Ilocos Sur, Cagayan de Oro City, Mayamot, Antipolo, Barotac Nuevo, Iloilo, Negros Occidental. Yan, Father. Mamaya po ulit natin basahin ang mga pa-shoutout. Okay. Tanong muna tayo. Sabi ni Charo Portugues. Maganda na apelyido mo, ha? Pinoy kaya siya? O Pinay?
Bakit po pag nagpe-pray, sometimes may bad thoughts? Well, precisely because we are on a spiritual warfare. Yun yan lagi natin sinasabi. Kung walang diablo na manggagambala, kung walang diablo na mag-feed sa atin ng bad thoughts, then everything will be so easy. Everything will be smooth, no? Pero sabi nga rito, dahil sa ating pagiging tao at narito pa tayo sa mundo, at dahil gusto nila tayong gambalain sa lahat ng ating pananalangin at ginagawa mabuti, lagi sila nagfe-feed ng mga evil thoughts sa atin. But don't worry. Ang mahalaga rito, kahit na minsan may mga sumasagi, always try your best to go back to your prayer, no? At huwag mong sisihin masyado sarili mo kung nade-distract ka. Okay? Huwag mong sabihin na, naku, hindi ako nakapagdasal. Hindi ganun ang Diyos para sabihin sa atin na, ha, mali ang nangyari. Tao lang naman ang ganun eh. Tao lang naman ang sasabi, hala, hindi ko nakapagdasal mabuti. Pero kung nakita ng Diyos yung effort mo, kung nakita ng Diyos kung paano ka lumaban, kung nakita ng Diyos yung pagsisikap mo na bumalik ka sa pananalangin, malaking bagay na sa Diyos yun. Malaking bagay sa Diyos yun. Sabi ko nga, di ba dati, kung magro-rosary ka at nakakatulog ka, nakita ng Diyos ay yung kagustuhan mo magdasal, eh, hindi nagagalit ang Diyos sa'yo. So, yung mga bad thoughts na yon pumapasok. Okay? Minsan, may entertain mo. But you have to go back to what you are doing. And that is enough for God. Alam niya na ikaw ay lumalaban. Okay? So, tingin pa po tayo ng isang tanong dito, no? Galing kay Mad San Juan siguro to. Kasi puro letters, consonants lang, eh, no? Father Jeff, long time ago, pinatawas ako ng relative. She gave my name sa mantatawas due to high fever. Months after, I confessed about all the sins that I am not aware of. Is my confession good enough? Okay. Pag sinabing good confession, of course, it always entails things, no? Siyempre, kaya nga may examination of conscience para titignan mo kung ano yung mga kasalanang nagawa mo, mas maganda nga sinusulat, yung mga kasalanang tinuturing mong kasalanan talaga at yung mga kasalanan na sa tingin mo ay kailangan mo ikumpisal. So that's why merong confession, examination of conscience. Ngayon, at the end of the confession, talagang laging nga maganda na sabihin na, "And Father, please also forgive the sins that I failed to mention." Pero hindi mo naman talaga sinadyang kalimutan, kundi nalimutan mo lang talaga at hindi mo naman talaga tinago, then I believe you had a good confession. Okay? So tandaan mo yun. Kaya sikapin mo talaga during the examination of conscience na sabihin lahat ng mga kasalanan mo na nagawa at inaamin mo na yung nagawa. And then at the end, no, sabihin mo na yung mga hindi ko nabanggit dahil hindi mo naman talaga sila naalala, ay patawarin din. Mapapatawad din yun. You also had a good confession, no? That's good enough. Kaya napakahalaga ng safety net na yun sa huli kapag nangumpisal. Pero syempre, maganda na maalala mo lahat. Kasi nga, kapag sinadya mo na hindi sabihin pero naalala mo, then that is not a good confession. Dumalabas pa minsan na doble pa naging kasalanan mo pagkatapos ng kumpisal. Okay? So mahalaga talaga ang good confession. Okay. Kay Mon Sudario, tingnan natin to. Good day po. Ask ko lang po if okay lang ipabless ang Benedictine Medal even if it is not an exorcism prayer. Salamat po. Alam niyo po yung mga, sabi ko nga, yung ating mga sacramentals na pinabe-bless natin. If you go to a priest, okay, kapag ito'y dinasalan nila, lalo tigit, kapag nilo'y kinrosan nila, they are blessed. Mabe-bless po yan. Mabe-bless yan, no? At sinasabi ko nga sa inyo, hindi naman po talaga dyan nakasalalay yung lahat ng ating magiging sword o yung sandata, no? Our faith, sabi nga ni San Pablo, Ephesians 6:16, it will remain to be our shield against the evil one. Ang mga yan ay paalala sa atin, hindi yan agimat, hindi yan anting-anting, paalala na sa pamamagitan ni San Benedicto,
tayo ay tinutulungan ng Diyos, no? Para tayo ay maiadya sa mga masasamang espiritu. So don't treat it as something na, ay, wala ito. Ay, hindi exorcism prayer ang sinabi ni Father. Ay, inikisan lang niya. Ay, hinoli wateran lang. Not proper. There's no such thing as improper. No? They remain to be blessed. But of course, bilang syempre ay pananggalang, we highly recommend that they be exercised and blessed. But your faith remains to be your greatest shield and weapon against the enemy. Baka kung may mga magalit, batiin nyo sila. Opo, Father. Watching from Mandaluyong, Kabuyaw, Laguna, DBP Service Corporation, Makati, Greenwoods, Tagaytay, Unceasing Virtual Intercessory Ministry Prayer Warriors. Watching from Cainta, Rizal, Barcelona, Spain, Naga City, praying magkaroon uli kayo ng another series dito sa TV Maria. Elmer Bautista, Father, napaghalata ang age mo dahil kay Max Alvarado. Watching from Cagayan de Oro City, Our Lady of Novaliches, Archbishop's Palace, Villa San Miguel, Winnipeg, San Mateo Rizal, Florence, Italy, Dubai. Watching from San Pedro Laguna, Binian City, Antipolo, Marikina City, Lucena City, Balik-Balik, Holy Trinity Parish. Mm-hmm. Yan, Father. Okay, meron pong dalawang questions dito na may connection po doon sa letter D, destroy barriers. Sabi po rito ni Jeff Magsaho, no? Father, what if you ask for forgiveness na po, but their heart is hardened? Is it your obligation po to ask sorry many times para ma-fulfill mo yung reconciliation? Tanong ko muna, are you in control of others' hearts? Are you in control of others' feelings? Are you in control of others' decisions? The answer is no. But you are in control of yourself. Kaya pwede kang magpatawad at humingi ng tawad. But if their hearts are hardened, then allow the hand of God to move. Bahala na ang Diyos dun. Siguro in time, no? They will have some realizations. Tanda mo, hindi natutulog ang Diyos. Basta lang ikaw, sa iyong sarili, humingi ka ng tawad o nagpatawad ka, then you have done something that is divine. But if their hearts are hardened and they remain to be, or you remain to be their enemy, well, as the gospel goes, pray for their enemies. No? Pray for them. Pasasaan ba't mahihipo rin ang puso nila ng Diyos? At kahit nga ganon, huwag natin sila ituring na kalaban. Isa lang ang kalaban natin, ang Diablo. Okay? So, hindi mo na obligasyon na laging lumapit na lumapit. Okay? But, you can pray for them always. Okay? Sabi ni Gigi Agawin Libranda, paano po hihingi ng tawad kung yung tao ang pagkakaalam niya lagi siyang tama? Oh, shout out sa mga laging tama. Sabi ni Gandhi, if you feel you are always right, then there must be something wrong. Okay? If you feel you are always right, then there must be something wrong. Kaya rin po nung sinabi ko noona, doon sa isang tanong, ano? Kung sa tingin niya ay lagi siyang tama, then maybe he or she is not yet prepared or ready for something that will make him or her realize na nagkakamali din siya. And these people also need our prayers. No? Yun lang naman eh. Yun naman talaga magagawa natin eh. Ipagdasal sila matapos na meron tayong gawin para sila ay makipagbati sa atin or to destroy the barriers. Okay? Kaya po yung mga taong sa tingin nila lagi silang tama, eh nandun na po yung pride din talaga. No? Pride po yun. Na wala nang ibang tama kundi sila lamang at lahat na nakapaligid ay mali. Okay? But that's not your problem. That's not your problem. Maybe they are not yet ready to receive that seed of contemplation and conversion. Pero ika nga, hindi masama na magtanim ng mabuting gawa sa kanila. And in time, they will realize, oo nga no, mukha nagkamali ako at nagi rin ako mali. Kaya pag dumating po yung araw na yon, natupad na at dinilig na ng Diyos ang iyong panalangin. May time pa ba tayo?
Oh, last words na. Sige po, may time pa, Father, at pwede ko na pong basahin pa ang iba pang mga pa-shoutout mula sa Cagayan de Oro City, Perth, Western Australia, Burgos, Montalban, Rizal, Cabuyao, Laguna, San Jose del Monte City, Bulacan, Bukawi, Bulacan, Milan, Italy, Fairview, Quezon City, Taytay, Rizal, Zamboanga City, Feast, Dagupan Community, Tondo, Manila, San Roque, Marikina. Shout out po Ola Lectors and Commentators Ministry. Watching from Pampanga, Vista Verde Executive Village, Cainta, Rizal. Benedicto Haro, Amaris Dasma, Cavite. Ola Marikina, Cagayan de Oro City, Santolan, Pasig, Imus, Cavite. Baknotan La Union, Santa Cruz Church, Ayala, Alabang, Osaka, Japan. Watching from QC, Novaliches, Our Lady of Mercy. Watching from Viraca, Tanduanes, Cainta, Rizal, LCP of Diocesan Church, Shrine and Parish of Our Lady of Light. Okay. At meron na lang po tayong ilang minuto, Father, para po doon sa... Talong pa ba o last words na lang? Pwede po, doon po sa ating cleansing. Okay. Aning ka lang, no? Yung mga tanong po dito, kahit po hindi namin mabasa, pati po sa mga nagtatanong po sa aking YouTube channel at kahit po sa aming Diocesan Ministry of Shields page, tuwing Tuesday po ay nag-upload ako ng mga... video na sinasagot ko po yung mga tanong ninyo. Hindi ko po binabaliwala ito, no? Baka po isang araw, tanong nyo naman ang mabasa ko at masagot, sana. Kaya abangan nyo lang po yung kapag Martes, na yun po yung Q&A with FJ. Okay? Ang title po nun, Sagot Kita. Okay? At abangan nyo po, pasasahan ba't masasagot natin yung mga katanungan. So, bilang final words po, pero bago yun, mag-cleansing prayer po muna tayo, no? Sa inyo po ng mga nanonood, at maginaan dito sa studio, ay since this is my last day for this spiritual warfare talk, let's pray the cleansing prayer to end everything. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement, from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and refresh our body, soul, and spirit, and may the sign of your holy cross drive away all evil spirits from us. And as parting words, my dear friends, don't forget about this picture. Hindi ko na ho nilagay yung mukha kasi ikaw yan. Tayo yan. Tayong lahat yan. And may I remind you, my dear friends, you are warriors. Nanood ke, nakinig ke. Warriors don't give up and don't back down. So pick up your swords and shields and fight. Laban lang tayo. At pasasaan ba't magkikita-kita tayo lahat sa langit, mapapagtagumpayan natin ang kalaban, no? Pero laging sa tulong ng Panginoong Jesus. That in all things, God may be glorified. Tinan nyo na lang po ito para po magkaroon pa rin tayo ng koneksyon. Okay? So, yan lang po ang aking... simpleng ambag sa inyo para po tayo matulungan na lumaban sa buhay na ito, spiritual warfare. At lagi po na gaya na lagi ko sinasabi, mga kapatid, ito po si Father Jeffrey Quintela, the Chief Exorcist of the Diocese of Antipolo, na laging nagsasabi at ngayon mag-iiwan muli ng mga salitang si Jesus ay laging kasama, kaya huwag kang mangamba. And may God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bye-bye. Thank you.